wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Alam mo, Teacher Ellie, na World Diabetes Day noong November 14 at ang araw na ito ay kaarawan ni Sir Frederick Banting, ang nakadiskubre ng insulin kasama si Dr. Charles Best noong 1922. Ang insulin ay nagbibigay ng agarang lunas sa mga pasyenteng mayroong diabetes at ang tema ng Diabetes Day mula 2021 hanggang 2023 ay Access to Diabetes Care. Mapalad tayo at kasama natin ngayon sa Health Check Plus ang isang internal medicine specialist at diabetes care expert. Siya ay active consultant sa Rosario Maclang Bautista General Hospital. Magandang araw, Dr. Clodaido Cloyd M. Caringal. Alamin natin kay Dr. Cloyd ang mga preventive at treatment options ukol sa diabetes at mga epekto ng diabetes sa ating kalusugan. Bumati po muna tayo sa ating mga viewers at listeners sa radio, digital TV at social media platforms. Magandang araw po, Dr. Cloyd. Hi, magandang araw sa inyo lahat. No, ako'y natutuwa at ako'y naimbita dito sa programa nyo, Health Check Plus. Tama, tayo ay nag-celebrate ng ating World Diabetes Day noong November 14. So, sa mga nanonood sa FB Live, sa YouTube at sa lahat ng social media platform, sana po tayo ay makinig at matuto dito sa kwentuhan natin. Po. Siguro, Dr. Cloyd, din po patungkol po dun sa nabanggit niyo na World Diabetes Day and very important po. Bakit po kaya tila lalo pang tumataas ang mga kaso ng diabetes dito sa ating bansa? Kung titingnan talaga yung data, bakit parang pabata ng pabata at parami ng parami ang kaging diabetic sa Philippines? Not only Philippines, it's a worldwide problem. So, most probably, one of the reasons is that marami ng aware, marami ng curious, marami ng gustong malaman if diabetic sila or hindi. Marami ng way para malaman. Kaya makpili tayong natutuklasan na diabetic. Pero on the other hand, no, siguro marami talagang nagiging diabetic because of lifestyle. Bakit dati, before yung mga bata, nung time ko, hindi pa naman ako ganun katanda, pero naabot ko yun na ang exercise namin mga nung high school, elementary, takbuhan, patidero. So that's a form of activity. Pero kung papansinin mo yung kabataan ngayon, yung mga bata, mga high school, elementary, pag-uwi, cellphone, TV, computer. So nagiging inactive sila. They will be prone to diabetes talaga. So I think it's a lang yan sa mga reasons kung bakit marami ding nagiging diabetic right now. Po. And Doc, sana maganda yun, no, na rason na marami lang po tayong ways to discover or check our status po vis-a-vis yung ating pagkakaroon ng diabetes. Pero Doc, yung nabanggit niyo po about lifestyle, and pag nakita po natin, Doc, mayroon po bang talagang parte ng population natin or mga kasama po natin na kumbaga high risk o mataas ang chance na magkakaroon ng diabetes? Yes, kasi kailangan aware tayo ano yung mga risk factors para maging diabetic. Isa is, for example, you have a family history, first degree family history of diabetes. Kunyari, yung parents mo, diabetic. No? Yung kapatid mo, may diabetes. So, parang nandoon yung chances na pwedeng soon maging diabetic ka rin. So, dapat aware tayo doon. For example, yung pasyente or yung patient na obese, no, or overweight. So, mataas ang chances na maging silang diabetic or inactive, like kanina sinabi natin. Or meron silang gestational diabetes. May history ba yung patient na gestational diabetes? Ibig sabihin, nung nagbubuntis siya, tumaas yung blood sugar, though after delivery, bumaba naman, pero warning yon na pwede kang maging diabetic. So iba doon, kunyari na-test ka, you are on a pre-diabetic stage, dapat warning na sa atin yon na pwede pala akong maging diabetic soon. Ano pa ba?
yung pagiging Afrikano, Asyano. So ibig sabihin, Pacific Islander are prone to have diabetes. So tayo mga Filipino, being a Filipino itself, medyo we are at risk of having diabetes. Yun. Yun yung ibang mga factors, no? Yun po. Napaka ano po informative po nung nabanggit niyo Doc Cloyd, lalong-lalo na yung meron po pala tayong risk as yun po bilang mga Pinoy talaga na ba, patungkol sa diabetes or magkaroon nito to develop diabetes. And knowing po ito, lalong-lalo na po Doc, yung mayroong family history, sobrang high po nung kanilang risk para magkaroon or ma-develop ang diabetes. Ano po ba ang mga dapat gawin ng mga tao na alam na nila na high risk po sila for diabetes? Yeah, for example, Attorney Lee, no? Kung halimbawa, alam mo yung risk factors. Kasi minsan, madali mong labanan yung isang bagay kung kilala mo siya. Di ba? Mahirap ka labanin pag hindi mo kilala eh. So alam mo ta, eto, risk factor to. Overweight ako, inactive ako. So first is lifestyle change. Di ba? Ibig sabihin, I really have to change my lifestyle. Pangalawa, kailangan magkaroon ka na ng routine checkup. At your age, sabi na yung ibang recommendation, at 40, you have to have your annual checkup. But sa akin, kahit 35, kahit 30, pag alam kong high risk ako because my family have diabetes, hindi ganun kaganda yung lifestyle ko, why not check your blood sugar yearly? No? Kasi mawawarningan naman tayo doon. Eh. Hindi naman siya yung if your blood sugar right now is normal, then after a week, biglang magtataas siya 200. Hindi siya ganon. So, kung medyo aware ka, your level of blood sugar, kung namomonitor mo siya yearly, you will catch up, makukuha mo siya or mahuhuli mo siya on a pre-diabetic stage, which is mas madali siyang i-control. No? Yun yun. Yun po pala yung mga pwede nating gawin or bantayan, no, Dr. Lloyd. Very good suggestion would be a yearly check-up, lalo na po sa mga high risk natin na mga kasama at mga nanonood. Yes. Mas maganda yun eh. Para at least medyo aware ka. What I do to my patient, no? So, kunyari, may family history sila. I have a patient, kunyari, tapos yung father niya, sinamahan ng anak. Tapos sa tingin ko, hindi ganun. I advise them, have a check-up. You do the FBS, HbA1c. Kung normal, do it yearly. Then tabulate. Ikita mo naman, oops, saglit, parang paakit ako ng paakit. I have to do something. Diba? Kasi mas madali siyang ibaba. Pag nasa pre-diabetic ka, lifestyle change mo lang yan, or even when one medicine, baba ka agad dyan. No? Kaya siguro mas maganda na talagang medyo aware tayo on how to parang surveillance ba? I-survey mo yung sarili mo kung saan stage ka na of diabetes. Yun po pala yun, Dr. Lloyd. Thank you very much for that information. And siguro ang sunod kong tanong po patungkol naman sa senyales or mga signs and symptoms, ano po ba yung mga maaaring magpahiwatig na mayroon na tayong diabetes o kailangan ng magpakonsulta sa doktor? Yeah, alam mo, iyang question na yan. Minsan, ayoko siyang i-discuss. Alam mo kung bakit? Iyan mismo ang inaantay ng pasyente. No? Kunyari, Dok, hindi ako nagpapacheck kasi hindi pa naman ako ihi ng ihi sa gabi. Hindi naman gumagaling pa ang sugat ko. So, malamang hindi ako diabetic. Kailangan nating i-emphasize that symptom, ibig sabihin your blood sugar is high, di ba? Mm-hmm. Mataas na siya, it's more than 200. So pag more 200 na siya, mahirap na siyang ipababa. Bababa siya definitely, pero mas mahirap siya. Yung sinasabi nating risk factors, if you are on a pre-diabetic stage, actually wala kang mararamdaman. Mm-hmm. Pero nandun ka na sa paakyat and mas madali siya. Anyway, back to your question, ano yung symptoms na baka may diabetes? Ihi ng ihi sa gabi.
Diba? Gigising para umihi 3 times, 4 times. Uhaw parate. Kasi nga, ihi ng ihi. Dok, bakit yun yung uhaw na uhaw ako? Parang naninuyo yung lalamunan ko. O kaya, nangangayaya. Dok, ang takaw ko naman. Kain ako ng kain. Pero, nag-weight loss ako. Kahit hindi naman ako nagda-diet, hindi naman ako nag-exercise, pero pumapayat ako. O kaya, dok, bakit yung vision ko sometimes malinaw, sometimes malabo, fluctuating visions, or what else? Yung iba, nahuhuli ng OB. Yung mga friends nating OB. Kasi, dok, bakit nangangati ang kwenta ko? Alam mo yun, pupunta sila, syempre OB. Then, i-work up ng OB, the blood sugar is 200, 300. Diba? So, yung sinyalis na yon sa lahat ng nakikinig, sana wag nyong antayin yon. No? Yun ay sinyalis na your blood sugar is very high. What we want now is to be, yung makonsern tayo na at risk ka, ulihin mo on a very early stage. Yung very early stage, wala kang mararamdaman. No, kailangan mo lang aware na I am at risk, I have to check my sugar annually. Kasi pag umakyat on a level na without symptoms, mas madali nga siya, as sinasabi natin kanina. So yun yung mga symptoms, but sana wag yon. Kasi marami mga pasyente pupunta, eh kasi doc, bumagaling naman ang sugat ko eh. Hindi naman ako umiili, okay naman. So even the family history says na malamang pwede kang maging diabetic. Yun yung mga symptoms. Yun ay symptoms ng high blood sugar. Ha? Okay. So maganda po na napag-usapan natin no, na huwag aantayin itong mga senyales na ito bago magpakonsulta. So kung alam na high risk na po, no, maganda sa ating mga nakikinig at yes, manood na magpakonsulta na. Siguro, Dok, pwede nating i-explain din sa ating mga nakikinig at nanonood. Ano naman po ba ang epekto sa ating katawan at sa ating kalusugan kapag hindi po natin binigyang pansin ng diabetes kung tayo ay tinamaanan ito? Yeah. Yun yung mga nakakalungkot, no? Yung pag pumunta sa atin, meron ng complication. So, kung hindi man lahat, most of the complications of diabetes are irreversible. Ibig sabihin, pag pumasok na yan, parang wala na tayong magagawa. Ipiprevent na lang natin yung progression. So, sabi nila, ang diabetes is, ang tinatamaan niya is ugat, no? So kung isipin mo, sa ang part ba ng katawan natin, walang ugat. No? Except for the cornea. Pero the rest of our body, siguro naman may ugat. So, ang parati kong sinasabi sa patients, parang dart yan. Dart. Kung saan tamaan, yun na yun. So pwede, ang most common is two, like malalaking ugat or maliliit na ugat. No? Malalaking ugat like yung sa brain, pwede mag-stroke, sa heart, pwede mag-heart attack, no? Yung ugat sa paa, yung artery, nagbara. So remember, dugo natin, yung nagbibigay ng nutrisyon sa katawan natin. So kung barado yun, dahil nasira na ang diabetes at nagkasugat, so walang nutrisyon, hindi gagaling yan. Diba? Kaya makikita natin, hindi gumagaling yung sugat nila. No? Yung mga maliliit na ugat, like kunyari tinamaan yung sa mata, diabetic retinopathy, so pag hindi na control, blindness. So pag tinamaan ng kidney, so which ayaw naman natin, pwede mag-dialysis. So pag tinamaan, maraming part ng katawan natin ang pwedeng sirain ng diabetes. So kaya sana maging aware talaga tayo with regards to diabetes. Yeah. Yan, sige. Dok, napakadami po pala ng epekto nito, no? Kasi tulad yan nung nabanggit ninyo, halos lahat ng parte ng katawan ay may ugat at lahat ito ay pwedeng maapektuhan. Siguro po yes, meron po, may katanungan po dito, maaari po bang gamutin pa ang diabetes kapag tayo ay na-diagnose nito? Yung diabetes remission, pinag-uusapan right now, pero for now, ang diabetes ay pwedeng i-control. No? So, pwede siyang i-control. So, kailangan,
ito parati natin sinasabi, treatment of diabetes, hindi lang yan nakarely sa doktor. So, sinasabi ko 70 to 80, even 90% of treatment, manggagaling yan sa pasyente. Even anong ibigay natin gamot, insulin, lahat ng available drugs, pag ang pasyente hindi sumunod sa atin, we will fail. No? Pag nag-fail sila, feeling ko nag-fail din ako. No? Kaya sometimes, ang tagal namin magkonsultahan. No? Kasi for me, parang hindi ako tapos hanggat hindi na-accept ng patient na I am diabetic, I really have to change my lifestyle. Iba na dapat ang pananaw ko sa buhay. I mean, sa pagkain, sa pag-i-ertisyo, exercise. Sabi nga nila, the treatment of diabetes po, ang pinakamura is lifestyle change. Pero pinakamahirap sundin. Di ba? So, kailangan natin ma-convince yung pasyente na ang treatment of diabetes talaga will actually come from them. No, if talagang they are decided, they will follow, ang dali lang natin i-control yan. Doc, and nabanggit niyo po kanina na about it being irreversible, lalo na po talagang ang nangyayari ay naaapektuhan ng ating mga ugat kung tayo ay mayroong diabetes. Doc, yung mga vital organs po natin, meron po ba yung direct effect or naaapektuhan po ba ang mga ito kapag mayroon tayong diabetes? Yes, kasi pag uncontrolled blood sugar is actually toxic sa organs natin. It will damage, like for example, kidney, no, uncontrolled blood sugar. So, pag uncontrolled blood sugar kasi, tumataas ang presyon sa kidney, nasisira, namamatay yung cells ng kidney. And it will follow also with the other organs. Sa brain, sa heart. So, yan yung parating naaapektuhan. No? Isa pa pala sa risk factors is if you have hypertension or ang tataas ng cholesterol, takambal yan ng diabetes. So, pag nagpapa-workup tayo, you have your hypertension, dapat kasama ang workup for diabetes. So, lahat yan, parang, alam mo yun, yung diabetes, hypertension, matataas ng cholesterol, alam mo yun, parang tulong-tulong sila para sirain lahat ng vital organs natin. So, kaya kailangan, pag nag-treat tayo ng diabetes, we will not just focus on blood sugar alone. Titingnan natin lahat. Kaya pag nag-workup tayo ng diabetes, hindi lang puro sugar. Titingnan natin cholesterol, maganda ba ang control ng blood pressure. So, kasi it will damage all part of our body. Yes. Doc Lloyd, maraming salamat. Ang dami po nating napag-usapan ngayong hapon na ito. Napakabilis din po ng ating kwentuhan. Baka po bago natin isara po ang ating kwentuhan ngayong araw na ito, mayroon po kayong mensahe para sa ating mga nakikinig at nanonood. Doc Lloyd, lalong-lalo na po katulad ng sabi niyo, hindi lang dapat blood sugar ang minomonitor. Kailangan pati yung ating cholesterol at saka yung ating, kung mayroon tayong hypertension, ay kailangan i-monitor rin. Baka po mga general health tips para sa ating mga nakikinig at nanonood. Yeah. O nga, bilis, no? anyway, siguro ang mensahe natin sa kababayan natin, lahat ng nanonood, so ang health natin ay isa lang. No? Kailangan natin siya lang alagaan. Kasi nga, sabi nila, pag ito naningil, mahirap. Mas magastos. For me, okay na tayong gumastos once a year of lab exam than magkaroon ng komplikasyon, no? Mas magastos yun, definitely. So, para sa atin, siguro, if you know that you have risk factors of diabetes or kahit ano man na sakit, huwag natin baliwalain. Kahit wala tayong nararamdaman, for me, pinaka-importante pa rin ang magkaroon kayo ng mga annual check-up, tingnan, ayusin kung ano ang problema, para din yun sa atin lahat. Yun lang.
Yun po, napakaganda. At marami po tayong mahalagang bagay na nalaman para makaiwas sa diabetes at para po makontrol or makuha sa ating kamay ang control para po tayo ay maging healthy. Yun, at yun syempre po yung mga tamang impormasyon na bigay sa atin laban sa diabetes ni Dr. Cloyd. Huwag po kayong magsasawang balikan kami dito sa Health Check Plus, Dr. Cloyd Karingat. Thank you. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi, Mimi Campos Banay, at kasama si Teacher Ellie, Ellie Campos Banay, dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Huwag pong lumabas kung hindi kailangan at kung di maiwasan, ating sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin, ng pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation. Mapapanood nyo ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/healthcheckplusph.